Ang pagkalipol ay hindi na bago sa ating planeta. At sa loob ng million of years, marami na talagang halaman o hayop ang tuluyan nang naubos. Isang halimbawa na dito ang mga dinosaur, ang pinakamalaking mass extinction na natuklasan ng mga tao. Sa kasamaang palad, wala tayong mga video o larawan ng mga naubos na hayop na ito. Kasama na din dito ang iba pang mga naubos na hayop bago pa man maimbento ang kamera. Subalit sa panahon natin ngayon, marami na talaga ang nagbago. Dahil na din sa loob ng huling daang taon, mayroon tayong higit pa sa mga fossil ng mga naubos na hayop sa ating panahon. Na kung saan sa kasamaang palad, malaki talaga ang kanilang bilang. Mula sa huling Barbary Lion hanggang sa huling pagkanta ng isang lalaking ibon, narito ang ilan sa mga nakamamangang hayop na nakuha na ng video o larawan bago pa man sila tuluyang maubos. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang Bigi o Chinese River Dolphin ang pinakabihirang cetacean sa lahat. At sa totoo lang, wala pang nakakita ng live specimen nito mula noong 2006 at pinagpalagay nila na ito ay tuluyan nang naubos. Ang cute na creature na ito ay may haba na humigit kumulang 7 talampakan at tumitimbang ng halos 320 kilos. Kadalasan din ang mga babae ay mas malaki kaysa sa mga lalaki at ang mga nilalang na ito ay matatagpuan sa Yangtze River sa China na kung saan ang kanilang katawan ay inadapt ang freshwater system. Mayroon din silang maliliit na mata at kakaibang itsura at ang kanilang nguso ay kahawig ng isang tuka ng ibon. Ang nakakalungkot nga lang dito mula na nag-industrialize ang China at ang mga lungsod sa tabi ng Yangtze River. Nagsimula talagang bumaba ang kanilang bilang at ito ay dahil sa illegal fishing, pollution at mga pagtatayo ng dam ang naging dahilan kung bakit nabawasan ang kanilang bilang. Noong 1980, sinasabi nila na 400 na lamang ang kanilang bilang at noong 2000, ito ay bumaba na lamang ng 13. Noong 2006 naman, ang mga eksperto ay muli silang hinanap at nakakita lamang sila ng isang piraso. Bagaman may mga ulat na nakita ulit sila noong 2007 na kung saan itinuturing na ngayong isang alamat. Subalit ayon mismo sa mga siyentipiko, meron pa din talagang pag-asa dahil ang mga creature na ito ay mahirap obserbahan sa natural nilang tirahan. Kaya naman maaari nating isipin na sila pa din ay umiiral. Bagaman pinangangambahan na hindi na natin sila ulit makikita, ang malungkot na bahagi dito ay ang mga nilalang na ito ay maaaring naubos dahil na din sa ginagawang activity ng mga tao. Barbary Lion. Ang mga Barbary o Atlas Lion ay dating nanirahan sa mga disyerto at kabundukan ng Northern Africa. Ang mga nilalang na ito ay dati ding hinangaan dahil na din sa kanilang maitim at gininto ang balahibo. At paborito sila ng mga Moroccan royalty at sila ay iniingatan dahil na din sa kanilang kagandahan. Ang mga nilalang na ito ay nakarating din at nanirahan din sa UK. Gayunpaman sinasabi nila na ang mga Romano ang gumawa ng pinakamaraming pinsala sa kanilang bilang dahil na din sila ay kinikitil sa panahon ng gladiator battle. Ang natitirang bahagi naman ng kanilang population ay kinitil noong 19th na siglo ng mga ngaso sa kanluran. At pagsapit noong 1920s, sila ay pinaniniwalaang tuluyan nang naubos. Bagaman ayon sa mga history books na ang mga last surviving Barbary Lions ay kinitil sa Morocco noong 1922 ng isang French colonial hunter. Gayunpaman, hindi pa din ito kumpirmado. At gaya ng larawan na ito, nakuha mismo ni Marceline Flondring sa kabundukan ng Atlantis noong 1925. At ito ay naisip na huling visual record ng isang ligaw na Barbary Lion. At gaya na din ng larawan na ito, mayroong dose-dose ng iba pang mga sightings mula sa malalayong community ng Algerian na nagsasabing nakita nila ang Barbary Lion noong huling bahagi ng 1965. Subalit hindi pa din ito kumpirmado. Mayroon ding ilang zoo sa buong mundo na nagsasabing mayroon silang Barbary Lion sa kanilang collection. Subalit nakumpirma din na hindi sila purong Barbary. At kahit na may sinasabing may ilang buhay na inaalagaan, para sa amin ang nilalang na ito ay tuluyan ng naubos. The Thylacine. Ang Thylacine o Tasmanian Tiger ay minsan ding nakita sa buong Australia. Mayroong itong pagkakahawig sa asong may maikling buhok at kahawig din to ng hyena at kangaroo. Sila din ay may taas sa 2 talampakan at tumitimbang ng halos 60 pounds. Sa loob ng maraming taon, ang hindi pangkaraniwang creature na ito ay napunta sa pagkalipol. Una sa pamamagitan ng mga dingo at pangalawa sa pamamagitan naman ng mga ngaso. Gayunpaman, mayroong ilang kahanga-hangang footage ng mga hayop na ito sa isang zoo sa Tasmania. Bagaman nakakalungkot din dahil ang uling creature na ito ay pumanaw noong 1936.
Subalit pagkalipas ng mga taon, nagkaroon ng maraming mga sightings ng sinasabi nilang creature at ang susunod na footage na ito ay hindi ka panipaniwala. Nakunan nito noong 2008 sa Timog Kanluran ng Victoria at naniniwala mismo si Neil Waters na ito ay isang mainland thylacine. Sinabi din mismo ni Waters na ito ay mayroong pagkakatulad sa naubos na creature at kung ito man ay mapatunayan na isang thylacine, kung gayon mapapatunayan nating mali ang mga eksperto sa sinasabi nilang sila ay tuluyan ng naubos. The Laysan Rail. Ang Laysan Rail o Krig ay isang hindi lumilipad na ibon na matatagpuan sa ilagang kanlurang isla ng Laysan Saway. Ito ay may haba lamang na 5.9 inches at ito ay may pakpak na may sukat na 2.5 centimeters na kung saan nagiging imposible sa kanila na lumipad. Subalit kahit ganoon, mayroon naman silang malakas na binti upang makabawi. Sila ay mayroong pinaghalong itim at kayumangging kulay at sila ay mayroong mga pulang mata kaya naman nagmumukha silang walang takot. Ang mga nilalang na ito ay unang nabantaan ng mga rabbit na dinala sa lugar at nang hindi na sila nakontrol, inubos nila ang lahat ng mga pananim na nakabalot sa isla na kung saan ang dating hitik na lugar ay tuloy ng nakalbo. Ang pagkawasak na ito ang naging sanhi ng pagkaubos ng Layton Honey Creeper at Miller Bird. Gayunpaman ang mga creature na ito ay nakaligtas sa unang bahagi ng 1900s, subalit pagkatapos ito mabilis din silang kumonti. At nang sumapit na ang 1923, dalawang rails na lamang ang makikita sa Layson. Ito ang nagudyok sa mga opisyal na ilipat ang walong rails mula sa kalapit na Midway. Subalit na nakakalungkot dito, ang dalawa sa kanila ay mabilis na pumanaw dahil na din sa kawalan ng tirahan at pagkain. Gayunpaman maganda pa rin ang takbo nila sa Midway hanggang sa ang mga barko ng Navy noong World War II ay naglabas ng mga daga mula sa mga barko papunta sa isla. At ito ang naging isang sakuna sa mga rails at sila ay tuloy ng nalipol noong 1943 at 1944. Kawai Bird. Ang mga nilalang na ito ay isa sa mga dating species ng Hawaiian honey eaters na kung saan dating tinukoy sa pamilya ng Meliopegidae. Subalit sa ngayon ito ay kilala bilang isang hiwalay na angkan sa sarili nitong pamilya. Ang mga ibon na ito ay dineklarang endangered noong 1973 na kung saan 36 na lamang ang kanilang bilang. Ang huling babae naman ito ay nawala noong 1982 at ang lalaki naman ay huling narinig noong 1987 o 1989 na kung saan ang kanyang huni ay talaga nakakalungkot dahil na din tumatawag siya ng kapareha na hindi na kailanman pa darating. Ang dahilan naman kung bakit sila naubos ay dahil na din sa pagkasira ng kanilang mga tirahan at pagpapakilala ng ibang mga species. Kabilang na dito ang mga mammal na kumakain ng itlog at iba pang mga ibon na nahawaan ng malaria.